Nagsimula ng magbilang ng mga pirma ang ilang opisina ng COMELEC para sa isinusulong ng People's Initiative. Pero ayon sa isang retired Chief Justice, may desisyon ng Korte Suprema na angkop lang ang People's Initiative sa minor revisions sa Konstitusyon. Saksi, sina Maki Pulido at Sandra Aguinaldo. Sa mga larawang ibinahagi ng Commission on Elections, makikitang natanggap na ng ilang mga local COMELEC offices ang mga signature form para sa isinusulog na pag-amyenda sa saligang batas sa pamamagitan ng People's Initiative. Ayon kay COMELEC Chairman George Irwin Garcia, galing sa 4 munisipalidad at syudad ang mga signature form at patuloy daw itong nadaragdagan. Kasama dito ang District 3 sa syudad ng Maynila, gayon din ang District 3 ng Quezon City. At ang mga COMELEC office sa Pangasinan. Sinimulan na rin ang pagbibilang para makita kung nakamit ang kinakailangang bilang ng mga pirma na 3% ng rehistradong botante sa isang distrito. Sabi ni Garcia, kapag nakamit ang tamang bilang ng pirma, magpapalabas ng certification ang lokal na opisina ng COMELEC na gagamitin naman ang mga nagsusulong ng People's Initiative sa paghahain ng petisyon sa COMELEC main office sa Maynila. Kailangan nilang makakalap ng di bababa sa 12% ng registered voters mula sa buong bansa. Mag-i-issue po ang NBank ng isang resolusyon, finding sufficiency in form of substance, and ordering the election officers na may hawak ng mga signature pages na sinabit sa kanila to verify now the signatures. Titingnan po niya isa-isa yung signature sa bawat page, sa bawat form. Aalamin niya si Ava, registered voter, active pa ba ang kanyang registration as a voter? Isa sa alang-alang din daw ng COMELEC ang mga naglabasang report gaya ng bilihan ng pirma o kaya ay mga taong pumirma pero hindi alam kung para saan ang pirma nila. May paraan din daw naman para mabawi ang inyong pirma. Wala pong makakapagbawal din sa isang tao na magsasabi na hindi ko naman naintindihan yung pinirmahan ko eh. So pinabawi ko yung pirma yan. So yung local COMELEC namin will just take note, binawi yung pirma. Pwede po yung patanggal mismo ng local COMELEC sa ating pong ordinaryong buhay. Hindi ka rin basta pumipirma ng kahit na ano nang hindi mo naman naintindihan yung pinipirmahan mo. Sa ngayon, wala pa raw natatanggap na formal na petisyon o reklamo ang COMELEC. Pero kung meron, aaksyonan daw nila ito agad. Itinanggi naman ng COMELEC spokesperson na may nila ang karagdagang 12 billion pesos ngayong taon para sa charter change. Kung titignan niyo po yung 2024 Government Appropriations Act, na ilagay po yung karagdagang pondo dun sa conduct and supervision of elections, plebiscite, referenda at iba pa. So ito po at tinitignan namin ay pondong binigay sa amin patungkol sa 2025 elections. At yun po yung ginagawa ng COMELEC ngayon, ang maghanda para sa 2025 elections. Sabi rin ng Budget Department, hindi lang para sa charter change ang budget, kundi pwede rin gamitin sa iba pang aktibidad ng COMELEC, gaya ng paghahanda para sa national at local elections. Sa mga nagtutulak ng People's Initiative, may paalala si retired Chief Justice Artemio Panganiban. Batay sa isang desisyon ng Korte Suprema, minor revisions lang at hindi major revisions ang maaaring ipanukalang amyendahan sa pamamagitan ng People's Initiative. That decision stands until now. That has not been reversed. Ibig sabihin daw ng minor, madaling maintindihan ng tao ang issue, hindi tulad ng mga economic revisions at pagpapalit ng sistema ng gobyerno. Hindi raw kasi tulad ng Constitutional Convention o CONCON o Constituent Assembly o CONAS. Sa People's Initiative, walang pagkakataon para maipaliwanag ng husto ang issue. Ito raw ang desisyon ng Korte Suprema noong 2006 sa kasong Lambino versus COMELEC nang isulong ang People's Initiative para gawing parliamentary ang gobyerno. Kailangan yung maintindihan ng mga tao ang ating panukala. Kung hindi maintindihan ng mga tao, mahirap silang bumoto. Hindi sila, they cannot vote intelligently. Hindi siya makakaboto na ito pala'y makaka-epekto sa kanilang pamumuhay. Dahil People's Initiative, sabi ni Panganiban, dapat taong bayan ang nasa likod nito, hindi mga politiko o taong gobyerno. Para hindi pagdudahan ng motibo, sabi ni dating Senador Richard Gordon na miyembro ng 1971 Constitutional Convention, dapat magsabi ng totoo ang mga nasa likod nito. They have to be forthright. Kasi pag binago mo ang konstitusyon at lumabas yan na mayroong hidden agenda, eh talagang hindi makakalusot sa tao yan. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi.
Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.